Hey, what's up guys? Sinubukan ko naman ngayon ano i-adjust yung ano, yung aking view ng aking action cam. So medyo nilayo ko siya sa ano, sa helmet ko. Nakatutok siya sa dashboard ko. Gago. Dashboard. Bubulol na ako, pagod na ako. So kanina pa ako nasa lansangan, dapat kanina pa nga ako nasa bahay. So ang dami ko yung nasikaso, ano ba yan? So nagbayad ako sa kaibigan natin para magawan tayo ng logo. Then at the same time, bumisita ako sa ano, sa Honda para makapagbayad ng monthly natin sa ating Honda Beat FR. So kasalukuyan po natin binabagtas ko yun, ang Felix Avenue. At tayo'y pauwi na sa bukas. Pagod na ako. Nabutan na tayo ng traffic. Lapit na ang truck ban. Ay hindi, Sabado pa lang, walang truck ban. Kaya pala ang daming truck. Kaya medyo matraffic. Bigla tuloy ako nagutom. Nakita ko yung tinapay na yun. Hindi pala ako nag-aapo. Tatanghalian. Agahan na yung kinain ko kanina. Medyo na-burnout na ako dun sa trabaho. Oras na ba? Around 4 PM I guess. Nahihinay lang tayo. Padaanan natin yung Bombay. Ayoko sa gutter dumaan. Bahala kayo dyan. Ayoko talaga sa gutter. Gusto mo na panlalayo tayo sa jeep, diba? Ayaw ko dibig sa jeep eh. Handa na. Tutok tayo sa jeep. Ngayon pa man tayo ay kakaliwa. Ang dami nag-change lane.
tayo doon. Oy, ano to? Traffic. Build up again. May malaking trailer truck na nagmamaniobra sa harapan natin. Ingat guys. Ingat po. Ayun. Kahapon nga pala nagdaan ako ng ano na libis. Tumingin ako ng shield or visor nitong helmet ko. Para dito sa brand ng helmet ko, size small, wala pa silang stock. Kasi nung na-aksidente ako, mayroong gasgas kasi yung right part ng shield ko. So pag ano, kapag gabi, kapag nasisinagan ako ng ilaw ng nasasalubong kong sasakyan, glaring eh, makakasilaw eh, delikado. So totoo, medyo natatakot pa ako mag night ride. Kaya pag gabi o madaling araw, sobrang bagal ko magmaneho kasi nga nag-glare yung yung ilaw ba, yung mga nasasalubong kong nasasalubong kong mga sasakyan. Tsaka kanina nagtanong tayo sa sa Honda. Nagtanong ako kung pwedeng kasi malapit na yung free service ng motor natin. Nagtanong ako kung pwedeng magdala ako ng sarili kong bulb para palitan yung bulb ng headlight natin. Tapos sabi parang may specific na na bulb. Kasi parang hindi daw, baka daw hindi akma yung bulb na pwedeng ipalit sa ating Honda Beat FI. So may specific na bolts gago or watts. So sabihin na natin marami nagre-recommend ng Osram T19. Kaya lang hindi ko alam, hindi ko rin masabi din kasi. So delikado daw. Nga, delikado daw 'yon. Possible daw kasi na baka masunog yung yung basta. Ayun nga, marami nga daw report sa kanila na ganoon nga daw. Since na possible nga naman na na maapektuhan yung wiring pag nasunog. Kasi meron daw bulb na sobrang liwanag, although kaya naman yung watts at volts, pero yung liwanag daw sobrang init. Ewan ko, yun ang sabi nila. Parang yun daw yung nagkukos ng ng sunog. Iinit, and then eventually patutunaw yung mga parts na ewan ko, plastic part ng bearing sa loob ng headlight. So yun daw, ewan ko, teorya, wala, yun ang report sa kanila ng mga susunugan ng headlight. So kaya hindi ko pa rin alam. Actually kasi napansin ko kasi sa ating Honda Beat, habang tumatagal siya, medyo humihina na yung ilaw ng headlight. So I assume na possible na baka tawag dito, possible na baka mapunde. O bigla na lang mapunde. Although wala tayong wala tayong basihan kung kailan siya mapupunde. Pero may nabalitaan din kasi ako sa mga gumagamit ng Honda Beat, 3 to 5 months is napundi na raw kagad yung headlight ng nila, motor.
So yun nga, doon ako medyo ano, aware na sana ano, bago man lang mag pag fifth month, o at least itong next ano na free service sana natin is mapalitan ng bulb. Ng bulb pala, ng bulb. Gago. So ayun. So medyo nalito pa rin ako kahit papaano kasi nga yun nga. Actually tropa ko na yung mga nagsasuggest sa akin na yun nga. Ano daw yung T19 bulb. And then sabi naman ng Honda possible daw na baka masunog. Hindi natin alam kung sino yung paniniwalaan natin. So since na binabayaran pa lang natin yung motor at hindi pa siya fully paid, no? Hindi pa siya fully paid. Delikado pa rin na mag-take ng risk kung susundan natin na yun nga gawin natin yung suggestion nila na palitan ng Osram. Siguro hintay na, tama ba na hintay na lang natin na ano na mapundi yung bulb? Okay lang ba yun? Ewan natin. So that's it, short vlog lang yun guys. So dito na ako sa village ng apartment ko. See you then guys later. Bye bye. Ciao. My name is Tony and this is Beat Gaming Moto. Bye bye. Sniper. So bad. Pagod. Shit. One bar blinking. Good luck.